I'm back. This is Sam Brusas. Oh my gosh, this is it. Pag-uusapan natin ngayon, expect to unexpected. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, I would like you to invite to hit like button, comment below, and subscribe my channel. And then, don't forget to click notification bell para ma-update naman po kayo sa mga bago kong video. Hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, sa lahat naman ng mga bago kong subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At saka sa lahat na makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa inyong lahat. So guys, usapang Miss Universe Philippines 2021 tayo ngayon. Oh my gosh, yesterday lahat tayo ay talaga naman nag-aba kung sino ba ang top 75 delegates na matitira dito sa Miss Universe Philippines 2021. So medyo nakakalungkot kasi 25 na yun nawala. So but guys, ang alam ko yung 75 medyo mahirap na challenge pa ang pagdadaanan nila, no? Bago makarating sa top 30 contender talaga dito sa Miss Universe. But I'm so excited kasi talagang masasabi ko na neck to neck ang labanan ng bawat isa at talagang masasabi natin iba ang mga kalibre ng bawat kandidata. So guys, lagi niyong tandaan, expect to unexpected. Kasi yun talaga yung kailangan natin gawin. Minsan may mga kandidata tayo dito na inaasahan natin na papasok tapos wala naman pala. Pero may mga kandidata tayong inaasahan, hindi natin inaasahan pero nandirito sa competition, di ba? So yun, so kasi lahat ng kandidata unang-una humaharap talaga sa bawat challenge, di ba? So ang bawat isa ay may challenge na hinaharap mula sa organization ng Miss Universe Philippines at lahat naman ng kandidata, syempre, gagawin nila ang kanilang makakaya para sa challenge na to at ibibigay nila ang lakas nila para sa competition. Kaya guys, hindi natin alam talaga kung sino pa ang matitira talaga dito. Kaya number 2, huwag nyong i-underestimate ang mga bagong kandidata kasi hindi natin alam yung capacity na meron sila. Ako yun kagad yung una kong nakita dito na hindi natin pwede talagang isnabin or hindi natin pwedeng i-underestimate ang kakayahan ng bawat isa kasi they are contestants sa competition na to. Kumbaga, ibibigay talaga nila yung lakas nila, ibibigay nila yung tapang nila. Kaya ako naniniwala ako na hindi imposible ang manalo dito ay hindi natin inaasahan. Number 3, huwag makampante. Lahat ng kandidata, alam ko na may kanya-kanyang team, may makanya-kanyang lakas, pero syempre dapat hindi talaga nakakampante sa competition na to. Hindi po pwede yung sasabihin mo, malakas na si Lerin May Bautista, kaya siya na ang mananalo. Hindi rin natin masasabi na, nako, malakas na to si Dimaranan at marami ng experience at naging first runner-up sa Supra National. Sigurado siya ang mananalo dito. So, hindi natin alam yun, guys. Kaya huwag tayong makampante. Kumbaga, supportahan natin sila, ibigay natin yung best din natin kung paano tayo makakatulong sa compete nila. Kung sino man ang sinusuportahan ng bawat isa, kailangan ninyong ibigay ang inyong makakaya para masuportahan ng todo-todo ang nilalaban ng kandidata mo, di ba? So number 4, syempre, nandun doon yung expect to unexpected. Tulad na sinabi ko nung una, asahan na natin na pwede yung kandidatang sinusuportahan mo ay anytime pwede siya maligwak sa competition na to kapag hindi niya ginawa yung kanyang makakaya. Kahit sabihin mo pang ibinigay mo na ang suporta mo, kung ang kandidata mo naman ay hindi lumalaban ng todo-todo, wala pa rin na mangyayari kasi ang nakikita ko dito sa competition na to ay neck to neck ang labanan at talaga naman yung bawat isa ay hindi magpapatalo. Kaya matira, matibay. So ikaw ang gagawin mo talaga, support your candidate, di ba? So headshot challenge, ayun yung unang challenge na ginawa ng bawat kandidata kung paano sila mag-headshot challenge sa mga sarili nila ng ginawa lang nila. So kahapon nilabas na ang top best 15 ng headshot challenge dito sa competition na to at talaga naman masasabi ko na ako, iba talaga ang competition ng Miss Universe Philippines kasi nakita naman natin, di ba, hindi tayo nasopresa, matira matibay at nakita mo yung mga hindi mo inaasahan
dito sa competition, headshot challenge nila ay nandirito, di ba? So yon, so but, i-congratulate natin ang mga kandidata kung sino ba ang napili ng taong bayan bilang top 15 sa headshot challenge nila. So para sa number 15 spot, nandiyan si Isabel De Los Santos. And then number 14 spot naman, si Mayjan Hipolito, na talagang inaasahan ko makakapasok to dito sa top 15. And then, nasupresa ako dito kay Isabel, di ba? And then, of course, nandiyan si Jadida Corina Hona, di ba? Na inaasahan ko din na ako isa sa mga magagandang head. At appealing ko talaga, iboboto talaga siya ng taong bayan. And congratulations din kay Angeline Di Grano. Imagine, top 12 siya. So, ibig sabihin, kahit si Angla ay pwedeng magwagi ng corona dito sa competition na to, samantala naman para sa number 11 spot, ay nako, eto marami talaga nag-cheer dito. Nung una pa lang nakikita ko ang dami na nagsasabi na ako maganda, at kahit ako nagandahan talaga sa kanya, si Cherry Flejoles, di ba? Nako, masasabi mo na sobrang anghel talaga ng mukha nito ni Cherry. And then of course, nandiyan din sa number 10 spot si Camille Alisa Quinola, na nakakuha ng number 10 spot. Nako, at ako masasabi, sabi ko hindi ko masyado napansin yung kanyang headshot, but ngayon makikita ko na nag-shine like a diamond star. And then of course, si Rose Campos, na nakapasok naman sa number 9 spot. Congratulations din para kay Gain Christine Asocion, na nakapasok para sa number 8 spot. So ito yung masasabi ko, na halos baguhan na kandidata ang nakapasok para sa 8 spot dito sa top 50 ng Miss Universe. You can imagine guys, di ba? Hindi naman natin sila kilala, pero nakita nyo naman kung paano mo mayagpag. And then, yung mga inaasahan natin front runner, nandito sa number 7 spot, si Lewin May Bautista. At nakakuha naman ng number 6 spots, etong si Catherine Dimaranan. And then, of course, para naman sa number 5 spot, kasupres-supresa, nandito si Maria Abalos, di ba? You can imagine, tahimik lang si Maria Abalos at nakuha niya ang number 5 spot. So, ibig sabihin, si Dimaranan, yung mga bumoboto sa kanya, yung mga may gusto lang. And then, pero, etong si ano na hindi naman natin kilala, nausag pa siya dito kay Katarina. At si Maria Abalos ang nanguna sa competition, di ba? Ay, nako, congratulations. But, guys, syempre, hindi naging madali para sa kandidata to. Pero, sa number 4 spot, eto talaga, sinabi ko naman na malalakas talaga tong mga kandidatang to. Una pa lang, di ba, na may vlog ako nang ginawa na sino ang nangunguna sa botohan, halos sila-sila din ang naglalaban-laban. Number 4 spot, si Steffi Abiresturis. And number 3 spot, si Maureen Woolwich. And then, at para naman sa number 2 spot, nakakuha si Rosan Marie Vernos. At para naman sa number 1 spot, nako, talaga sila talaga yung naglalaban, no? Pagdating talaga sa botohan, si Kises Delavine, di ba? So ako, hindi na ako nagtataka kung mananalo talaga sila pagdating dito, kasi syempre yung suporta ng tao na ibinibigay sa kanila. Ayun nga guys, yung sinasabi ko, na hindi nyo alam kung sino ba talaga ang malakas sa competition na to. Dahil iba ang Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Kumbaga parang nahantulan na tayo doon sa South Africa, na iniiba talaga nila yung tema, hindi nila tinitignan yung kung sino lang ba ang magaling sa competition. Ang gusto talaga nila, best of the best ang labanan. So, ibig sabihin, ang bawat kandidata, kahit si Kises, ay pwede talagang manalo ng Miss Universe Philippines 2021. Kahit ito pa si Kises o kaya si Marie Bernos, na masasabi natin na hindi mo inaasahan, di ba? Si Marie Bernos, pero nandiyan, nakuha yung number 2 spot. Talagang makikita mo naman, pagdating sa botohan, ay nanguna sila at na yung mga front runner na sinasabi natin ay medyo nandirito sa bandang ibaba. So yun guys, yun yung sinasabi ko sa inyo, na ang competition na to is expect na natin and expect ko unexpected. Kasi hindi mo talaga alam eh kung sino ang magna number 1 at kung sino ba mananalo. Kahit sabihin mo pa na abotohan lang naman yan eh. Yes, this is abotohan, but always remember this is a challenge. At dahil sa challenge na to, may mga nalaglag na kandidata. So hindi natin alam.
basta ngayon ang nakikita natin na nandirito at nangunguna itong mga kandidata na nandirito ngayon sa number 15 spot ng Headshot Challenge. So, ibig sabihin sila yung nakapasa sa challenge at sila ang may opportunity na ituloy ang competition dito sa Miss Universe Philippines 2021. So, yun guys, ano guys tingin mo dito sa pinag-uusapan natin? So, guys, di ba, hindi na talaga natin alam kung sino ba talaga ang mananalo dito sa Miss Universe Philippines kasi medyo mahirap talaga ang ginagawa ng bawat isang kandidata. Kayo guys, ano ang comment nyo dito sa pinag-uusapan natin? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang opinion mo dito sa pinag-uusapan natin. So yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa channel ko. Sa aking best friend na si Rona LB, sa aking twin sister na si Kaylin Yang, si Mama Jem na lagi din nakatutok dito sa channel natin. Sa inyong lahat guys, maraming salamat po. Always keep smiling and always think positive. Sabi ng ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan! Paalam!